Hey guys, it's me, Doc Sammy, and welcome to my channel. Isang panibagong episode na naman dito sa I Knows It. And for today's episode, pag-uusapan natin kung ano ba yung lens na merong maximum protection o yung lens na kayang protektahan yung mata natin against harmful blue light. So ano, guys, without further ado, let's get on to the video. So, we are all familiar with UV light. Kaya meron nga tayong tinatawag na UV protection. Like sa ating mga glasses na sinusot, meron tayong anti-radiation, UV protection, even our sunglasses, meron din siyang protection against UV. But do you know na meron ding tinatawag na blue light? Ang blue light, guys, ay bahagi siya ng visible spectrum. And alam nyo ba na everywhere there is blue light? But meron din namang artificial source ng blue light, kaya ng mga gadgets natin, like cell phone, our laptops, computer, or even yung mga LED TVs or yung ating mga ilaw, LED lights. So we are all exposed to blue light. And hindi lahat ng blue light are harmful. Meron ding tinatawag na good blue light. But dapat natin protektahan ang ating mata against harmful blue light. Bakit? Kasi prone tayo sa mga diseases like macular degeneration na nakaka-apekto sa ating retina. Aside from that, it can cause our eye strain or madaling mapagod yung mata natin. So, papansin nyo, pag nagsiselfone kayo or nagla-laptop kayo, madaling mapagod yung eyes natin. Kaka-focus sa ating laptop, screens, computer screen, or sa ating gadget. It is very important na maprotektahan natin ang ating mata against harmful blue light while hindi maapektuhan yung mga good blue light. So, eto na nga guys, today ko compare natin kung ano ba yung lens na dapat gamitin natin para mas maprotektahan ang ating mata against harmful blue light. So, yung lens na i-compare natin, guys, ay ordinary lens without coating, multi-coated lens or anti-radiation lens. Ito yung lens na mayroong protection against radiation, at blue lens. Blue lens or blue blocking lens na nagbo-block ng harmful blue light. Itong ginagamit ko, guys, ay blue lens. Ayan. Sana, ready na ba kayong i-compare natin? Tara, kunin natin yung tester dito, guys. Ito siya. Yan. So, iti-test natin kung ano yung lens na nakaka-screen ng blue light. So, ito yung light. Ayan, source of light. So, dito natin ilalagay yung dalawang lens. Tatlong lens dito, guys. Itong lens na to, ito yung ordinary lens. Bakit ordinary? Kung napapansin nyo, yung reflection niya is white and wala to siyang coating. Kaya tinatawag namin tong ordinary lens. Again, wala siyang coating. Itong lens naman sa gitna, guys, ito yung tinatawag namin anti-radiation lens or multi-coated lens. Kita nyo yung reflection, guys. Yan yung coating na magpro-protect sa mata natin against radiation. Next naman na lens ay ito. Ito yung blue lens. Kung napapansin nyo, yung reflection naman niya is bluish. Ayan. Ito yung nagpro-protect ng harmful blue light. So, ayan. Ito yung tatlong lens natin na isasalang natin sa ating tester. Ito yung tester natin, guys. Itong dalawang lens na to, itong anti-radiation and itong blue lens ay photochromic na din. Ibig sabihin, ito yung nagbabago ng kulay pag na-expose sa araw or sa UV. So, nag-iitim siya automatic pag naarawan. So, ito silang dalawa. Ito, hindi. Ordinary lang talaga siya. Plain lang. So, unang isasalang natin, guys, ay yung ordinary lens. Ayan. Dito natin nilalagay yung ordinary lens. And yung anti-radiation lens, dito ko ilalagay sa kabila. So, ayan. Again, ito yung anti-rad. Ito yung ordinary lens. Ngayon, pipindutin ko yung source of light. Ito. Ayan. Kung napapansin nyo dito sa ordinary lens, grabe yung pasok ng purple light or ng UV light. So, nakakapasok talaga siya. Ayan. Compared mo dito sa anti-radiation lens or multi-coated lens na meron namang nakakapasok pero limitado. So, ayan sila, guys, ha. Ayan. So, kung napapansin nyo, yung ordinary lens, hindi niya kayang i-block yung blue light. While si anti-radiation lens naman, kaya namang i-block pero hindi siya yung 100% na protection. Ayan. So, next na i-compare natin ay yung si blue lens at si anti-radiation lens.
So, test natin kung sino yung merong protection talaga sa kanila. So, again, ipotest ko yung source of light. Ayan. Pansin nyo, guys, yung clarity na word dyan, hindi abot ng purple na light or ng UV light. So, ibig sabihin na block ng blue lens yung ilaw, so hindi siya nakakalusot compared to the anti-radiation lens. Although hindi naman siya ganun ka-concentrated, pero may lumulusot pa din purple light. So, ibig sabihin, meron namang protection sa anti-radiation, pero hindi siya 100% compared kay blue lens. Si blue lens kasi talaga nabablock niya. Ayan. So, ganun yung importance pag naka-blue lens ka. Meron siyang eye comfort. Mas malinaw siya. And mas safe yung eyes natin. So, eto. So, ayan guys, nakita niyo na yung difference ng anti-radiation lens, ng ordinary lens, at ng blue lens in terms of protection. So, in conclusion with our experiment, mas nabablock ng blue lens yung UV light or yung blue light. So, interested kayo to this kind of lens, ask your optometrist or pumunta kayo sa pinakamalapit na optical clinic sa inyong lugar. So, yun na nga guys. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. So, bye and see you on my next vlog.